Hello guys! So for today's video, I will be showing you my perfume collection. If you wanna see that, just keep on watching! Dami sa sakyang dumadaan. Alright guys, so I will be start with my Versace perfume. This perfume, binili ko to sa Singapore. Nung dun pa ako nag-work. Kung sa napakaganda ng packaging niya, super ganda, super bango pa niya. Itong perfume na to yung talagang parang masasabi ko na yung amoy ko. Dahil dito ako nag-start eh. For me, ang mga gusto kong amoy, yung mga fresh, amoy fresh, yung fruity, sweet, amoy candy, yun yung mga gusto kong amoy. Bumili rin ako ng isa nito, tapos binigay ko, pinadala ko sa Pilipinas, kasi binigay ko yun sa mami ko. And then, for the next one, ito, Dulce & Gabbana Light Blue. It reminds me my mom, kasi yung mami ko, favorite niya to. Ito, fresh din to, super bango nito. Maganda tong gamitin kapag ka yung summer, yung pag mainit yung weather. Kasi nagbe-blend siya sa katawan na hindi siya nag-iiba yung amoy. Habang tumatagal, mas bumabango yung amoy niya. So, ang amoy nito, fresh, citrusy din yung amoy niya. Tapos, hindi naman siya super loud, hindi naman super tapang yung amoy niya. So, next one, itong Ralph Lauren na blue. Ito naman, binili ko to dahil it reminds me nung teenager. One of my friend before, when I was a little, ito yung ginagamit niya. So, parang it reminds me nung childhood na super bango niya. Super fresh lang din ang amoy niya, malamis na miss. Ang hirap siyang i-explain. Pero, ito, madalas ginagamit ko to for everyday, everyday use din. Kasi hindi siya masyadong matapang, hindi siya masyadong light lang siya, mabango lang. Parang pang, if you wanna feel like you parang baby or bata or teenager, ito. Ito yung magandang gamitin. So for the next one, yung Escada. Ito, favorite ko tong Escada. Lahat ng Escada, super bango. You cannot go wrong pag Escada yung binili mo. Kasi lahat ng Escada, super ganda talaga. So, ang dami ko yung compliment dito sa perfume na to pag ginagamit ko siya. Sweet siya, na fresh lang din siya. Ang bango, super bango lahat ng Escada. Naghanap nga ako ng Escada Cherry. Wala dito sa UK. Ito lang available nila. So for the next one, itong aking Prada Candy. Super bango ng Prada Candy, at in amoy candy ka talaga pag ginamit ko siya. Tapos naglalast din siya. Tapos maganda to sigurong gamitin kapag medyo daytime. Super cute ng packaging niya. Pag ginamit mo siya, tingin ko lahat ng tao magugustuhan yung amoy nito. Walang hindi. Kasi super, hindi siya super strong. Sakto lang nasa middle lang yung pagka-strong niya at pagka-light. So, dalawang stick lang, okay na siya. Super bango rin itong Prada na to. Favorite ko rin talaga to. So, for the next one, itong Tom Ford. Kakaiba rin yung amoy nitong Tom Ford na to. Nagre-remind sa akin pag ito yung gamit ko. Parang ikaw yung babaeng sophisticada na may Louis Vuitton bag or Gucci bag. Tapos classic ka, social ka. Ito yung nagre-remind sa akin. Ito, madalas ko lang itong ginagamit. Itong Tom Ford na to kapag kayo mga pangmalakasan. So, pag gusto mong maging social, ito, bili ka nito, ito gamitin mo. So, for the next one, ito, super cute nito. Binili ko to dahil din sa packaging. Tapos, parang nakaka... bango. Super bango rin. Super sweet. Super bango siya. Daytime, pwede mo siyang gamitin pag daytime. Ang bango niya. Kahit na pagpawisan ka na pag ito ang gamit mo, super cute niya. Bukod sa packaging, kaya ako to binili. Kasi parang ang cute niya pagka yung sa closet mo, naka-display siya. Super cute niya. Parang nagre-remind siya sa akin ng bata pa. Parang nakakabagets pag ito, pag ganito yung amoy mo. Tingin ko pang mga teenager, ganyan, pang mga fresh lang ito gamitin mo. Pag andyan si crush, ito gamitin mo. Ang pangalan nito is Viva La Juicy, 100ml. Madalas malalaki yung perfume na binibili ko. Bukod sa mas mura siya, mas gusto ko yung mas matagal siyang maubos. Ayoko na maliliit. So, super cute. Binigyan din ako ng mga small. Yung mga small sizes. Free siya dito nung binili ko to. Pati yung aking Versace, meron din binigay sa akin maliliit.
Ito sila, oh. Kukit nila. Hindi ko pa rin sila masyadong ginagamit. Kasi nakukwitan ako, ayokong maubos. Kaya, ayan, super cute nila. Ayan, meron din akong ganyan, maliliit. Ayan, bigay sa akin. Ayan, binigay lang din sa akin. Nung nag-purchase ako ng pabang, super cute. So, for the next one, itong Chanel na to, super, isa rin to dun sa mga social na perfume. Pag inamoy mo siya, parang babaeng mga boss. Yung pagkain mga babaeng mga boss na mga manager, parang ganito yung amoy na maaamoy mo. Parang tingin ko, ayun yung magre-remind sa akin. Once na ito yung gamit ko. Matagal din siyang mawala. Gift sa akin to nung asawa ko, nung bagong dating siya dito sa UK, isa sa mga perfume ko na mga pangmalakasan. Mga pangmalakasan. Pag sinabing pangmalakasan, yung mga pag pumunta ka sa mga lugar na mga party, ganyan. Yung mga basta pangmalakasan na mga dati, mga formahan. Ito. Ito yung may isip kong gamitin. So, for the next one, syempre, hindi mawawala sa aking collection yung Bulgari na Violet. Dun nga sa bag, ano ko, what's in my bag, ito yung nakalagay sa akin. Kasi ito yung talagang paborito ko din. Sobrang bango nito, as in, kapag in-spray mo to, hindi, ewan ko kung sino yung tao na aaywan to. Tingin ko lahat ng tao, mapabata, mapamatanda, magugustuhan tong amoy na to. Kasi pag inamoy mo siya, hindi talaga siya na ano eh. Ang hirap niya i-explain kasi at in super bango din talaga nito. Ito naman nagre-remind sa akin sa sister ko, si Ate Gina. At siya yung nag-ano sa akin nito eh. Siya yung unang nakabili nito sa amin, tapos naamoy ko sa kanya to. Grabe, hindi ko na makalimutan to. Sabi ko, one day, pagka kumita na ako ng pera, magpo-purchase din ako ng ganitong perfume kasi grabe, iba talaga yung amoy nito, as in talagang pag ito yung pinerfume ko, nako, lahat ng tao talaga magsasabi sa'yo na ang bango-bango mo, as in, gusto ko tong perfume na to. Okay, TMI na ako masyado. So, ito, D&G number 3, Dolce & Gabbana number 3. Super bango rin ito, as in yung, ito yung mga amoy na parang sweet, matamis siya, na parang may pagka-wine. Parang amoy ano ka, parang amoy kang lasing. In a way na, amoy lasing ka na, in a way na, ang bango niya. So ang bango nito, kaya nung naamoy ko to dun sa ano, yung first time kong naamoy to dun sa pinak, yung sa mga perfume shop, talagang sabi ko, grabe yung amoy niya, talagang hindi siya matapang siya in a way na pag daan mo pa lang, maamoy ka na ng buong tao sa paligid mo. At the same time, hindi siya yung talagang overpower na masakit sa ilong. As in lahat, siguro lahat ng mga tao, kahit lahat ng mga tao na nasa paligid mo, hindi masasabi sakit sa ilong o yung nakakahilo. Kasi ayoko yung mga perfume na nakakahilo. Kaya pag once na bumibili ako, bago ko bilhin yun, ini-spray ko muna sa katawan ko. Tapos, within 15 to 20 minutes, i-try ko muna kung nahilo ako dun sa perfume na yun or hindi. Tapos, kapag hindi at okay siya at gusto ko yung amoy niya at gusto ng asawa ko yung amoy niya, pabalikan ko sa tsaka ko lang siya bibiliin. So, ito yung dito nangyari itong D&G na to. Kaya ako ito binili. In-spray ko muna. Tapos, super bango niya talaga. One of the best. Tinan mo, simple lang yung packaging niya. Super simple lang tong packaging na to. Pero, iba yung dating. Super bango. Madalas ginagamit ko to everyday din. Pang everyday perfume din siya. Daytime, nighttime, pwede siya kahit saan. Kahit na anong oras, pwede siya. So, for this YSL naman, hindi ko siya ginagamit pang morning kasi medyo strong to for me. Pero super sweet. Sweet. Almost of my perfume, super sweet nila kasi mahilig ako dun sa mga sweet perfume na light lang, hindi gaano matapang. Pero ito medyo matapang. Pero ito, nung ginamit ko to nung night shift ako, tapos mga 4 a.m. na yun, tapos nag-portable ako sa work. Ano eh, yung mga staff nurse doon na compliment yung amoy ko, ang bango daw. Pero ako wala na ako naaamoy, pero sila naamoy nila, ang bango daw. So iba yung dating. So ito siguro maganda rin to kung pang long duty ka. Tingin ko lang, pang long duty ka pang gabi. Tapos hanggang kinabukasan, iba na yung amoy, mas mabango ka. Mas mabango yung amoy mo. Pero medyo matapang lang to. So siguro dalawang spray lang, okay ka na dito. Huwag ka na mag too much spray kasi super lakas nung amoy niya. So, ito naman, si Nicki Minaj. Binili ko talaga to dahil din sa packaging. Dahil bala ko sana i-collect lahat nung mga nilabas ni Nicki Minaj. Pero medyo mahirap siyang bilihin, hanapin. So, ito lang yung nakita ko.
na Nicki Minaj dito. Gusto ko sana lahat ng Nicki Minaj meron ako dahil talaga noon, na-addict din ako sa kakapanood ng mga perfume collection. So, lahat ng mga napanood ko meron sila nito. Tapos nakaka-cute na yung packaging niya pag naka-display dun sa closet mo or dun sa mga somewhere sa room mo. Ang cute-cute niyang tingnan. Tapos ito, ang bango din niya, as in super bango din niya. Alam mo, madalas dito sa mga perfume ko, hindi, sabi nga ni Gianna ba yun, iba-iba yung amoy mo, ganyan-ganyan. Gusto niya, isang amoy lang. Pero, kasi ayoko maubos yung mga perfume ko sa madalas. Kasi ayoko na mag-purchase ulit eh, kung sakaling maubos sila. So, madalas, bago sila maubos, nabili ako ng ibang perfume yung gamitin ko. Kesa mag-purchase ulit ako ng panibago. Pero ito, super bango nito, fresh din. Okay na okay siya sa bata, sa matanda. Ang bango-bango din niya. Hindi ka din mapapahiya pag ito yung amoy mo. Sobrang bango din ito. Sobrang popular din to. Yung mga gantong amoy, itong scent na to. Kaya pag naamoy ko to sa ibang tao, alam ko na Nicki Minaj kasi solo ko na rin yung amoy niya talaga. So for the next one, syempre, hindi mawawala ang Marc Jacobs Daisy. Sa lahat ng Daisy, I mean sa lahat ng Marc Jacobs, ito yung pinaka-favorite ko. Sa lahat sa kanila, ito lang yung pinaka-gusto ko. Kaya ito lang yung binili ko. Hindi ko rin siya madalas ginagamit. Pero as in, super bango din ito. Super bango nito. Gusto ko nito, amoy flower ka, naman na miss pag ito yung ginamit mo. So, pwede rin siyang pang daytime. Tingin ko, pwede rin ito pang nighttime eh. Kahit saan ito, pwede. Pero, medyo hinahinay ka din sa pag-wisik. Medyo matapang din siya pag sobrang dami mo rin siyang inilagay. Pero one of the best din to. Gusto ko ting Daisy din ni Marc Jacobs. Okay din to. And then, syempre, hindi mawawala ang Jimmy Choo. Dahil ang Jimmy Choo, kung mahilig na mahilig ka doon sa mga amoy sugar, amoy candy, lahat-lahat na ng matatamis, andi dito na yun. Na kay Jimmy Choo, siya na ang panalo pagdating sa matatamis. At talagang, ito, ano to eh, para mga pambagets, pang mga teenager. Hindi ka maggugurong pag ito binili mo. So mostly naman ng mga binili kong pabango, hindi ka magkakamali pag ito yung mga pinurchase mo kasi lahat sila talagang mabango as in. Lahat sila nagkaroon ako ng compliment nung pagka yung mga yan ang gamit ko. So ito, favorite ko rin to. Ayoko siyang maubos. Mga tatlong wisik lang okay na ako the whole day. Kasi ganun naman ako, hindi ako madalas mag-perfume yung palaging nagpa-perfume. Once lang ako nagpa-perfume, in the morning, bago umalis ng bahay, yun lang, okay na. Tapos, kahit nasa loob ako ng bahay, nagpa-perfume pa rin ako. Siyempre, gusto ko fresh pa rin ako pag kahit nasa loob ng bahay. So ito, super favorite ko rin tong perfume. So for the next perfume, itong Britney. Ewan ko, itong Britney Spears. Naamoy ko to kasi, ito yung, ewan ko kung naalala pa to ni Kuya Troy. Si Kuya Troy yung unang nagbigay sa akin ito, na nakapak siya. Maliit lang, hindi ganitong size. Britney Spears, na may kasama siyang lotion. Eh, naubos ko yun. So talagang, sabi ko, kailan kaya ako kailan ko kaya ulit siya maaamoy. So nung once nagkaroon, syempre, nung kumita na ako at nag-start na akong bumili ng mga perfume ko, isa siya sa talagang gusto ko ulit bilhin. Kasi ito yung nagre-remind sa akin ng perfume na yun. Kasi ganun ako siguro, yung pagka yung mga dating-dating ng mga bata pa ako, yung mga naamoy ko, tapos wala na sila, gusto ko silang maibalik ulit dun sa akin, sa buhay ko. Kaya, pinurchase ko ulit sila. Ito, manamis, super tamis din ito. Ito, I think maganda to pag nighttime. Pwede mo siyang gamitin for nighttime. Ang bango niya, as in, super bango. Gustong-gusto ko rin yung amoy na to. So, tatlo sila. Ito sila, tatlo. Super cute kasi nung packaging, kaya binili ko siya. Pero I think, itong pink na to, ito yung pinaka-popular sa kanila. Super tamis din niya. As in, kahit saan, kahit na anong oras mo siya, sobrang bango rin to. Kahit na anong oras, daytime, nighttime, pwede mo siyang gamitin. As in, kahit na anong okasyon, pwede mo siyang gamitin. Ito yung pinaka-popular ng Britney Spears perfume. Tingin ko kasi ito yung pinaka, sa lahat ng mga perfume na pinapanood ko, ito yung pinaka kasama sa mga top na perfume. Sinasama nila to. Sobrang bango nito. So for the next one, itong perfume na to, hindi naman to mga luxury perfume, pero super gusto ko to. Kasi binili ko to sa Indonesia eh. Tapos kinip ko siya, hindi ko siya tinapon. Super tamis din ito. Super bango din itong perfume na to. Ewan ko kung saan ito makakabili somewhere dito. Pero gustong-gusto ko rin itong pabango na to. And then this one, hindi naman to perfume, kulong lang, pero ito yung pinaka-favorite kong kulong. And then ito, bukod dun sa naubos ko ng pink sa Victoria's Secret.
Super bango nito. Sa Singapore ko rin ito binili. Wala akong makita nito dito. Kaya kung makikita nyo, meron pa siya. Manamis na miss din. Kahit saan. Ang bango nito. Ayoko siyang ubusin kasi ayoko makalimutan yung amoy niya. Favorite ko din talaga itong perfume na ito. Wala akong makita dito sa UK nito. Sa Singapore ko ito nabili. Ito po, fresh-fresh lang. Pag nainitan ka, fresh-fresh mo lang siya. Okay ka na. So, yun lang guys. Yun lang yung mga perfume na meron ako. Meron din ako dito mga small na mga perfume na binigay sa akin. Yan, mga favorite ko siya. Tinatry ko siya kung iniisip ko kung bibili ako na mas malaki. Minsan mas okay na meron kang mga ganitong maliliit. Ang dami ko, hindi ko lang mapakita ngayon. Super dami ko mga maliliit na perfume. Kahit yung mga Louis Vuitton, Gucci, meron ako. Kaso wala pa akong time na gamitin para malaman ko kung magugustuhan ko sila para makapag-purchase ako ng malaki.